So welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy Tech Expat, no. So for today guys, no, mayroon akong i-share sa inyo. So na-receive ko na guys yung aking certificate of registration and itong green na card na ito. So dito nilalagay or ini-input yung inyong business name, registered name and yung TIN branch code, no. So ito is parang proof na kayo ay registrado na sa BIR as a legit online seller, no. So meron din itong dalawang books na included, no. So dalawa lang yung binigay sa atin. And meron din itong authority to print na kasama guys, no, diyan sa likod, no. So natakpan lang siya. So basically guys, no, naging successful na yung ating registration ng ating business sa BIR as a online seller guys, no, dito sa Shopee and Lazada. And i-share ko sa inyo guys ngayon na ngayon kung ano naman yung gagawin natin after, no, since registered na tayo as a online seller sa BIR. So ngayon, i-upload natin itong mga documents na to sa Shopee and i-share ko sa inyo kung paano yung method na ginawa natin guys, no. So punta na tayo guys, no, dito sa ating Shopee Seller Center, no. So makikita nyo guys, no, dito sa ating Seller Center, kung babalik tayo sa home. So yan, ito yung home nyo, no. So ito yung default na makikita nyo kapag clinic nyo yung Seller Center. So punta kayo sa shop information dito sa pinakababa, shop information, and then and punta kayo dito sa business information, and dito makikita nyo yung detalye guys, no, kung ano yung mga information about dun sa inyong business, no. So dito makikita nyo yung inyong identification number, TIN, or yung TIN nyo, no guys. So kung bago kayong seller, no, mag-input muna kayo ng data dito, ng mga information nyo dito, and then after nyo ma-input, so ito yung kakalabasan niya, no. So dito non-VAT ka, select mo yung non-VAT dahil as a online seller, siguro karamihan naman sa atin hindi pa nag over 3 million yung inyong mga gross sales, no. So non-VAT muna tayo, no, hindi pa tayo VAT. Then sa certificate of registration guys, no, meron ditong option dito na pwede kayo makapag-upload ng inyong COR, which is yung certificate na binibigay sa atin ni BIR once na naging successful yung ating registration, no. So dito pwede nyong i-upload or baguhin yan. Sa case ko guys, no, na-upload ko na siya, and ayan, madadownload nyo yan kapag na-upload nyo na. So anytime pwede nyong i-upload and pwede nyong baguhin. So dito sa may bandang taas merong edit part dyan na pwede kayo makapag-edit guys, no. So ayan, so cancel muna natin dahil wala naman akong babaguhin dito. So dito guys, no, kung makikita nyo, ito yung business name, trade name na in-approve or pina-register natin sa DTI, no. So yan, and dito may makikita kayong sworn declaration dito, pero hindi ko yun in-inputan dahil BMBE yung naging mode of proof natin para makapag-avail ng income tax exemption guys, no. So dito makikita nyo, ayan, naka-attach na yung aking BMBE certificate guys, no. So yung expiry niyan is 2 years. So na-registered natin yan is May 31, 2024. So kung baguhan kayo guys na online seller, no, kapag nag-input kayo ng information dito sa business information, wala kayong makikitang option para makapag-upload ng inyong BMBE certificate, no, kasi nga sworn declaration yung hinihingi dito ni Shopee. So paano ba natin 'to na-upload, no? Paano natin na ilagay ito dito? So ganito yung ginawa natin guys, no. Nag-contact tayo sa Shopee. Dito nag-ask lang tayo ng question guys, no. So kung makikita nyo yung ating, tignan natin yung past conversation natin last sa June 29, no. So dito guys, no, ayan, no. Nag-chat ako and mag-a-ask ako kung paano makapag-submit ng tax exemption document, no. So dito robot pa yung nagre-reply sa akin guys, no. So ang goal natin is makapag-contact tayo sa isang agent, no. So dun sa totoong tao na sasagot sa mga inquiry natin, no. So yan. So dito guys, no, huwag kayong ma-freak out, no. May lalabas diyan na option na pwede kayong mag-chat sa isang agent, no. So i-click nyo lang 'yon and lalabas na 'yan diyan. So dito, magse-select lang kayo kung ano yung concern na i-concern nyo. So sa case ko guys, no,
pinili ko lang tong account insecurity, pero wala kasi sila dong magmamatch na concern about sa tax, no? So ito, nag-random select na lang ako, which is account insecurity. So yan, and then andyan na yung live agent, no? So yan, nagchat-chat na siya and sinabi ko na kung ano yung concern ko. So sinabi ko is kailangan ko lang makapagpasa ng requirement para makapag-avail ako ng tax exemption, no? So yan. So dito binigyan niya ako, guys, ng step-by-step guide, pero yung binigay niya sa akin is yung pag-fill up ng business information sa Shopee, which is nagawa naman na natin, no? So dito clear up ko lang kung ano talaga yung kailangan ko, and ayan, so naintindihan naman, guys, nung live agent yung concern ko, no? So ayan, tinanong niya ako kung magsasubmit ako ng proof para sa tax exemption, no? So ayan, kinonfirm ko na tama, yun nga yung kailangan kong ma-accomplish, no? Makapag-submit ng proof of para maka-avail ng tax exemption, no? Proof para maka-avail ng tax exemption. So dito binigyan niya ako ng link, guys, no? Itong link na yan. So yan yung link kung saan isa makakapag-upload kayo ng BMBE document, no? So dito, guys, no, ayan. Ayan siya. So magpi-fill up lang kayo dito, guys, no? Click niyo yung agree. And dapat na-update nyo na yung business information nyo, no? Na-upload nyo na yung COR nyo. And yung registered name and yung email address na ginagamit ng inyong manager. So since wala pa naman kayong manager, yung email address na lang na ginagamit nyo para dito sa inyong Shopee account, no? Pwede yun. So dito, kailangan, guys, huwag nyong laktawan tong mga reminders dito. Basahin nyo yan, guys, no? Importante yan. And binasa ko yan, guys, no? So kayo, basahin nyo rin para malaman nyo yung mga karagdagang impormasyon na kailangan nyo malaman, no? So dito, iselect nyo kung ano yung isasubmit nyo. Sworn declaration, tax exemption. So sa case natin, tax exemption siya, no? And dito, guys, no, mag submit kayo ng yun nga yung BMBE certificate nyo, guys, no? I-upload nyo dyan. And dito yung expiry date, no? So 2 years, guys, yung expiry ng BMBE. So i-upload nyo dyan and then lagay lang kayo ng message dito, no? Kahit anong message. So ang nilagay ko is uploaded the BMBE certificate as requirement for tax exemption, no? So and then click niyo yung submit, guys, no? And then after ilang days, guys, no? Parang mga 3 days pala, guys. So lilitaw na yan dito, no? So I think good to go ka na, and wala ka na magiging problema kay Shopee since meron ka ng uploaded na COR and may uploaded ka na BMBE. So rehistrado ka na and nakapag-avail ka pa ng tax exemption, guys, no? So yun, guys, no? So yun yung naging topic natin for today, no? Sana natulungan ko kayo, sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa inyo. And magtutuloy-tuloy pa yung ating content regarding Shopee. Siguro mag-upload na rin tayo ng mga techniques kung paano makapagbenta dito kay Shopee, no? So yun lang, guys, and maraming salamat.